onto the side of the Payaman. What if nakuha na pala nila kung paano ba talaga yung facing dito gamitin si Valentina? Bigat nung ating harassment dito kasi dire-diretso banting doon at si Reggie naman to be the back end support, tumalbog ng konti kaso walang bouncy ball with level 1 pa lang naman siya. Pero grabe si Goyo dito, binabot na lang yung kanyang umbrella para naman i-reciprate dito ha ni Glaze yung damage output na binato sa kanya kanina. Para makaganti man lang kahit papaano dahil nga medyo maganda na yung pressure na naibibigay dito ng Team Payaman. Pero by all means, mas mabilis naman yung magiging rotation dito ng Virgin Souls kung kaya makukuha nila yung Little Wanderer na pinag-agawa nila kanina from the side of Team Payaman. So this is looking good sa tournament lineup basing on to the rotation pa lang ng Virgin Souls dahil unti-unti pang nagkakaroon ng adjustments dito ang Team Payaman kung paano sila makakapag-rotate, kung paano nila bibigyan ng potential dito yung Valentina or even their sad laner dahil ang side laner nila dito is Beatrix kaso very low on HP na kagad siya dito. So by all means, pwede siya kagad ma-dominate ng either of these two heroes from the side of Virgin Souls or katulad na lang nito sa bottom lane natin nagkaroon ng magandang exchange for our first blood. And that's the first blood powered by the DTotal community, the newest and fastest data connection in the Philippines. Grabe ha, naglito, no? Mas pinili na maging trade-off dito ni Drivers Everybody, you know? Pero sayang yun, kaso may top 3 na mention mo kanina si Wyan, medyo low on HP, pero alam mo, pinaka nakakatakot, kahit low on HP ang Beatrix, knowing capability niya, yung damage output niya, kahit ba low on HP, yan, medyo threatening pa rin siya eh. Pero on the bottom lane, there go guys with the 1v2 situation. Si Mama ko, trelayin nyo lang naman dito. Umikot for the rotation, kumuha ng mga farms na sa may gilid din. Kaso medyo makakaharapin nyo dito. Kasi yung turtle natin, Honey Glaze, is up na on the bottom lane. Yun nga, no. Tapos may maganda pa silang setup dito. Lalo na nagkaambahan lang for a bit, pero magkaka-insensyon lang din. Pero onto the top lane or onto that topper side of that clash, parang pwedeng nang mga mata dito si Tu nang pwede niyang gamitan ng kanyang ultimate. Ang hirap nito kasi mukhang maiipat si Drivers Everybody. Talagang lahat natapin niya rito with the bouncy ball coming from Mama Coco. And that's going to be the kill for the Team Payaman scoring 2v1 and yung turtle natin, don't forget, hindi pa rin na nakukuha. Nakakailang reset to. Usually, gano'n naman ha, Niklis eh. Kapag medyo 50-50 yung mangyayari, since 2-minute mark patang naman, expect nyo guys na dito talaga tayo makita ng heavy contest since balansi pa lang din naman yung mga teams natin. There you go with Harrow Steel or Harrow getting, securing the turtle down to the 3-minute mark. Medyo nalay tayo ng konti, mainly because of those contests na din nila na-control dito, but Team Payaman still getting actually the advantage. Ang ginawa dito ng Team Payaman, ano, medyo nag-hesitate sila pero grabe, tutok dito ni Wyan getting in that kill easily enough para pickups na kagad dito si Popolan ko pa. Pero may nakikita natin ditong mga init-init na eksena pero back off na lang din muna dahil na nagkakaroon na rin naman na ng mga response time dito ang kabilang team. Balikan natin yung nangyari kanina from the Turtle 5. Ano nga ba ang nangyari kung bakit naagawan pa rin dito ang Team Payaman ng chance na makuha at ma-secure nila yung turtle dahil nga medyo nag-hesitate dito si Tu na gamitin yung IMU na ultimate niya para maikas niya sana dito yung Holy Baptism na pwede yung pumabol sa kanya na ma-push or ma-stun niya dito, setupan dito yung Virgin Souls from that T5. Nakita ko kanina na activate niya na yung ultimate niya, ang kaso nga lang nagdalawang isip pa siya tapos ginamit niya yung kanyang IMU of yung Holy Baptism dito na, pinagaya niya dito kay Banting, kay Kagura. Pero ang Kagura naman dito, sa mobility niya, nakatakas lang din from a teamfight na na-pick, na hindi man lang siya na-pick off, pero nasayang lang din yung chances dito ng Team Payaman. Pero ito yata, sayang yata itong initiation from Team Payaman, pero nakaramdam yung Virgin Souls yun. Hindi kasi maganda yung kanilang posisyon dito sa may turtle pit natin, so mas maganda talaga mag-disengage. And moving on to the mid lane, I think they would try to extend the skirmish kasi mapipikok yata dito. Yes, mapipikok nga naman si Goyo sa kamay ni Wyan with that basic attack. Yung mahirap yung sniper na yan, Nani Grace. Alam mo yung potential niyang makapag-one man delete eh. So, may as well for the Team Virgin Souls, kailangan nilang i-dodge yun. So, ngayon, ang dami nilang kailangan tignan dito eh. Yung mga skills from Wyan, also kay Mama Coco, and one thing na malaki dito for Reggie, kasi yung mga setup niya dito, napapansin ko, ano, biglang kumapasok, biglang yayakap, yun yung nakakatakot eh. Biglang may mayakap sa'yo. Mm-mm.
Tapos mag-aabong na lang from the bushes, no? Pero ito rin ang nakakatakot. Bigla ang dem makakuha ng pick of that assassin, Hayabusa with the Red Shadow, going at 4D double kill. So now, this is a good amount of exchange. Pero, ang sabi naman dito ng site natin of Virgin Souls, no? We're going to see here the objective din na kinukuha nila. And to dito, makamahirapan yata. Pero yung timing niya with the Holy Baptism, wow! Lana, there was the good stun. Pero hindi doon magtatapos ang lahat kasi si Harun nakatakas doon sa mabigat. Or mabutik na siya maipit pero good. Sa kanya nakatakas siya sa mga pwedeng possible na gawin dito ng Team Payaman. Pero si Mitu, kinagat dito, kinang-earth-earth na. And with a flicker out, hopefully makatakas siya. And yes, wala nang papastop with a greedy, alam, pwede siya na maging greedy doon. Pero mas pinili na lang nilang mag-disengage ngayong 5 minuto. Place, ang dami nating nakikita initiation, pero still, the Team Payaman holds the advantage. Ang Team Payaman kasi dito, no, mas nakakakuha sila ng magandang early kills, lalo na't meron silang mga naging adjustment pagdating sa clashes na alam nila kung sino yung dapat nilang unahin with their skill sets. But now, there is another problem for the side of Virgin Souls na hindi nila kaya masustain yung mga gang potentials dito ng Team Payaman na kahit na puro sila objective, getting in turrets or trying to get in the turtles, dito sila nagkakatalo sa mga pick of potentials and sa mga clash advantage na lagi napapanalo na dito ng Team Payaman. Pero yung timing na lang talaga dito ng setup ni Reggie using yung death Tyrant's Revenge is just enough para ma-pressure at ma-pick up nila dito si Goyo. Yun nga yung sinabi natin kanina, isa sa pinaka-dapat i-watch out ng Virgin Souls dito, yung mga biglang setup ni Reggie knowing na wala siyang vision doon, Ate Iglesia. Naramdaman niya lang bigla baka nandun yung isang member ng Virgin Souls. So, nag-take siya ng risk, tumalon, tumalbog at yumakap. But down to the 7-minute mark for the Team Payaman, ang bilis ng rotation na lahat ni Glaze. And I'm actually commendable dito si Wayan eh. Sa may top 3, naiwanan siya ng sandali. Nakakuha ka siya ng turret. So ngayon, total of 2 turrets na yung Team Payaman against the Virtual Souls. Pero ha ni Glaze, since nakakalamang ngayon ang Team Payaman, 8-6 yung ating overall standing pala, no? So, okay, makakabawi ang Virtual Souls dito. Kasi kahit sila nag-initiate, medyo may mga holdback sila. Ngay, meron naman silang vision dito to begin with. Tapos ang problema sa kanila is halos yung mga hesitations. Pero speaking of hesitations, ito yung reason kung bakit sila nag-hesitate sa setups ng isang Kufra. Oo, yun naman talaga yung highlight natin since kanina pa eh, na hanggang ano mga setup dito na Reggie, talaga naghihintay siya for the perfect timing kung kailan siya papasok, kung kailan niya gagamitin yung skill siya. And kina-consider din niya kung andun ba sa place na yun yung mga barkada niya to give additional damage output para lang makapick off talaga. But for now, we are seeing Reggie with the bouncy ball dito. Mukhang hindi niya papayagan na makakuha ng purple buff si Drivers Everybody. There you go guys with the 2v1 situation. Hindi nga nakuha yung ating blue buff, purple rather, pero kailangan niya tumakas at nagsagit priority na Team Payaman na depensahan yung mid lane natin dito kesa i-pick off si Drivers Everybody. Ito yung mga magandang decisionings na laging kinukuha at lagi natin nakikita na witness from the side of Team Payaman. Alam nila kung ano yung dapat at hindi dapat na i-go or ipagpatuloy na mga clash potential sa tinutuloy dito, ine-engage ng Virgin Souls para masayang yung mga capabilities sila pumasok into the team fight. Nakikita natin na medyo nasasayang nga yung mga setups nila, yung pagpasok nila into a certain combat. Kasi nandito naman yung mga pang-counter out ng Team Payaman na atras na lang muna tayo. So, basta magamit na nila yung mga skills sets sila, dito na sila hariba. Katulad na lang din ito, nagkahabol na si Reggie and si Milk B. Uy, grabe! Ipit na naman! Mama Coco takes the kill! At hindi pa dito magtatapos ng lahat kasi shadow kill from Mama Coco to get Goya down. Potential for double kill kaso mahihirapan niya na siyang abutinti-banting. Pero si Milk B, ayaw payagan na makatakasin from the back lane. Hindi naman magpapatinag ng Virgin Souls dito. Hire rushing in to get Reggie. Tatakbo dito pero si Milk B handang ipagtanggol si Reggie dito. Now guys, last hit. Kulang pa lang. Harus still trying to reach Reggie. Pero mukhang napaka-greedy niya na sa part na to. But with the help of Bantik's heal, masusustain niya lang si Haru down through almost 10-minute part. Medyo nadihado ron ani Grace ng Team Payaman. Kaya nga eh, kung siguro nag-ingat pa sila into a certain pick-off na kaya gawin nga dito ng Virgin Souls, okay pa sana makakuha sila ng isa or tapos after going in for one kill. Kaso nga lang dito, no? Hirap na kagad dito na makatakas si Banting. Pero good enough for them dahil na meron naman sila dito ang healing galing to at least give them additional speed, additional damage, and also sustain every damage na bibigay sa kanila ngayon ni Milk. But na, ito na yung nakikita natin parang nagiging adjustments na ng Virgin Souls para makabawi
Pero now, this is a good amount of impact na naman na binibigay dito ng isang Hayabusa. Sobrang easy na lang for him to go in for the shadow kill dito laban kina Goyo. Kaya Goyo dito will be just going out of that risk na pwede nga ibigay dito ng Team Payaman. And here goes the Lord. Now up. Open for grabs. Si Milty, pinapangunahan niya yung ating Lord side. 10 minuto pa lang nakakalipas nito, pero River yung souls, handa silang ipaglaban yung objective. Kasi at least, somehow, pwedeng deciding factor eh, yung ating Lord. Basta makuha kung kanino mang side. Pag nakota na River yung souls, mas makapag-buy time sila. Pero pag nakota na Team Payaman, I think, yung mga tier 2 na, tier 1 natin dito, possible na mag-wipe out ng Team Payaman. But for now, kumukuha ng magandang posisyon dito, Team Payaman, na mailalim natin. Si Mama Coco, handa ang kanyang retribution. Kaso hindi yata yun, sasakto! Kasi Virgin Souls will get the Lord. Now, sabi ko nga kanina ni Grace, makapag-buy time sila. And now, it's up for them. Nabawian dito yung Team Payaman. Hintayin nila yung Lord mag-respond kung saan man linyan re-respond. Tapos, possible for diversion play, pwede. Kaso for the Team Payaman, sa tingin mo, ano ba ang pwede lang gawin? Kasi kapag ito Honey Glaces nagdire-direcho, possible na magkaroon pa ng turning point yung ating Virgin Souls. Well, basing sa itemization nila, no, they can still sustain enough damage or enough pressure na may bibigay dito ng Virgin Souls. Sobrang commendable lang din kasi dito ni Haru na hindi siya gaano napipick off dahil nga siya yung nagbibigay ng ibang klaseng impact dito or even dominating every teamfight. Kasi kahit si Wyan na may misplace niya yung sarili niya kung paano siya i-evade doon sa mga turtles, doon sa pagpasok ng impact of execution ng Virgin Souls. And now, this is a good exchange na ginagawa ngayon ng Virgin Souls. Hinihintay nila yung Lord pero nagbibigay pa rin naman sila ng pressure onto dito with the middle lane habang nagbibigay din naman dito ng pag-pushback sa pag-zone out si Haru. Kaya naman nakakasecure sila ng mga third advantage and this is already looking good. We're already hitting 12-minute mark into our game time at ito na yung pagbawi mula sa mga naapi kanina from the early stages of this game. Papasok si Mama Coco. Ito na sa Ready Yakap sa isa. Milty going in with the ultimate. Tapos, mahirap na for the Team Virgin Souls kasi wala na si Haru. Pero kapalit si Red dito. So, medyo mabigat yung naging trade-off 2-1. Lamang yung Team Payaman. Still, at this point in time sa ating KDA. Pero golden hawak naman ngayon ng ating Virgin Souls. Ang ganda nagigawa nila dito. Talagang hinihintay nilang bumaba. Medyo naging slow yung rotation ng Virgin Souls. Maganda yun para makuha yung mga tier 2 dito ng Team Payaman at 30 na lang meron sila. Kung baga kung comparing dun sa leanings kanina at sa mga turrets, ang laki na po kinala, laki nung lamang ngayon na Virgin Souls kasi na-wipe up nila yung 1, tier 1 and tier 2. So with that Lord, talagang minaximize sila. Tapos ito yung bawi ng ating Virgin Souls. But for now guys, expect for the Team Payaman na medyo maging slow yung phase ng rotation nila kasi somehow good pa rin Honey Glaze kasi nagmi-meet pa rin sa middle natin dito yung ating mga minion wave flow. Ang mahirap din dito, no? Hindi mo malaman kung sino talaga yung makakakuha ng advantage when it comes to the pick-off and the setups. Dahil nga, si Reggie dito, multiple times na naisasakripiso niya yung sarili niya. 0-3 na kagad yung KDA niya dito. Pero he has 9 assists. So, ang laking impact na binibigay noon laban sa Virgin Souls na hindi sila makapag-abang into the bushes dahil alam nila na meron na dito sa gabal yung tinek na may bibigay nila dito ng galing sa side na nga ng Team Payaman, which is Reggie na sobrang commendable na mabang pagpasok niya dito. Open up so much space for the side of Team Payaman na ma-secure niya yung mga follow-up nila dito to go in for the pick-offs. Ang maganda din dito is that si Tu sobrang isa lang yung hero na lagi niyang minamata dito for his ultimate. Yung ultimate dito ng isang Rafaela. Dahil nga, ito yung magiging reason kung bakit mahihirapan ang pag-pin down yung Virgin Souls to go in for the sustainable team fights dahil nasa-stand sila dito ng Holy Baptism na kinukuha niya kinabanting. But now, we have the contest for the first or the second level Lord at ang Sonic capabilities dito ay pumapabor sa Virgin Souls. Pero yakap na naman si Reggie dito. Oh, and look at mama ko ako. Still, one steal for the Team Payaman getting that second Lord. Kaso si QT from a peak of me with the last bait kata coming from NK. Tapos Honey Glaze may talon pa sa may likod na Milk getting those kills. Mukhang turning point wala daw muna kasi kukunin to ng ating Team Payaman. Look at Banting, hindi niya masustain na kanyang mga tropa. Sarili niya nga hindi niya masustain. How much more his teammates? Look at Goyo naging isa na lang for the Raiden Souls. Mukhang mahirapan siya kasi hinahabol siya ni Milky. Mahirap yun, Honey Glaze, ha? Hinahabol ka ng Milky. Pero si Goyo yata magpapatinag dito. And look at Team Payaman, wiping out the members for the Raiden Souls. Getting ako na tier 2,
Tapos, meron pang Lord na nag-gumarita sa may bottom lane. Hmm, ito na yung pagbawi muli ng sign na nga ng Team Payaman. Pero tingnan mo naman ngayon, si Paremong Haro to try to go in for the pick-off. I know his, si yung ano niya, yung parang tinatry niyang gawin, ina-acknowledge natin dito yung objective niya. Kaso problema kasi, laban yun sa tatlo. There was so many stuns na nakatapat niya dito. And now exactly, we have heard this Lord na makakapag-push yun na naman dito nang wala pa contest-contest ang sa laban ng Virgin Souls. Dahil nga, ubos na naman sila. We have Haro out of nowhere na hindi makakapag-provide ng impact and a dominating factor laban dito sa side mga ng Team Payaman na papasok na into their base. Alam mo, sa tama ka dun, Honey Grace, eh. Alam natin yung pwedeng possible gawin dito ni Haro. Kaso, skip lang para sa kanya. At mas nasikip ngayon ang mapa ng Virgin Souls. Kasi look at that ultimate coming from Wyan, giving those maximum damage output. Kaso, hindi pa pahal. Kasi yan na si Haro dito. Magwawala na sa Land of Dawn. Mama ko, kumutik pa maipit dito. So, shadow kill pa siya. Wala na. Pero, uy, nasip na lang din yung mga magpipit ko. Pero hindi, look at Milky na will be taking down. Nasa kamay ni Drivers everybody, mukhang walang turning point kasi mas maiipit yata dito ngayon yung Team Payaman. 2 men down for their side. Reggie ngayon kailangan niyang ilayo dito, no, si Haro. Pero grabe si Wyan dito, nakita mo yung binisig attack, Honey Face, ang sakit. At dito talaga makakata kasi Haro dito, ang laki ng potential ni Wyan na makasavage. Alam mo yung maganda position ng Honey Face, possible tayo makita ng savage. Pero Cutie, wait, the shadow kill na nareceive niya kay Mama Coco. Kaso with the flicker tapos si Banting's heal, masusustain niya lang dito yung mga teammates niya. Pero kanina, Honey Grace, ang dami nating part na hindi sobrang nasustain dito ni Banting. Mainly because of the damage output na nareceive niya dito from the Team Payaman. Ang mahirap din kasi dito for Haro, no? Parang lagi tayo nakikita na sobrang aggressive niya to the point na hindi na nga dapat yun yung mangyari. Dahil this is a 1v3 situation. Tapos may push roll niya pa rin. And nakikita natin yun. Si Dre versus everybody, we all know his objective na makapang-agaw ng mga objective ng mga jungle side ng Team Payaman. Pero ano nangyayari? Nababay time lang nila masyado dito ang Team Payaman na makakuha ng pick-off na possible ng mga mapunta nga sa side nila. And now we're already hitting another Lord into this game na pwede nga dito mapweso na ng Team Payaman. Pero as we saw earlier, nagkakapalitan lang eh. Una yung Virgin Souls, then yung Team Payaman. And now this is a good opportunity naman ng Team Payaman na ma-secure na dito yung uncontested Lord. Basta't mag-ingat sila dito from the certain positioning na meron nga dito si Haro. Sabi ko ngayon, nakakomendable talaga ni Reggie dito. Yung zoning capability na binibigyan niya naman for the Virgin Soul. Hindi lang zoning capability. He will make sure na makakuha siya ng kill. Tapos, because of the kill, hindi makakalapit dito yung mga Virgin Soul sa may Lord side natin. Pero madidali ata yung Lord natin dito at si Driver Buddy makakakuha ng vision. Haro going in, but the Lord will be secured for the side of the Team Payaman. Now they are rushing to go out to disengage. Kasi si Driver sa everybody, may ipit sa 5 miyembro ngayon ng Team Payaman. Naku, natin yata yung air nila, Honey Grace, kasi 3 men gone now for the Radiant Souls. Mukhang 4 pa with Milky kasi mapipigil ko si Goy dito. Pero grabe si Kuya 2 dito, giving those maximum damage output. Together with Mama Coco, ang sakit, sumiyakap na naman dito. Tapos, uy, sayang, naitaboy lang sa ultimate dito ni Wyan. Last hit, internet natin, makukuha ng Team Payaman, 1-minute advantage will be on their side.